What's up mga katol? Andito kami ngayon upang ipakita sa inyong historical heritage churches dito sa Tiabas. Marami kasing hindi nakakaalam ng mga lugar niya ito dito sa Tiabas. Kaya andito ang aking mga kasama, sina Katol Jason, Katol Jasper, Katol Crystal, si Katol Espirito, at saka si Katol Tala. Kaya tara, samahan nyo kami upang bisitahin ito. Makikita naman natin dyan sa gilid natin, maraming patay, marami dyan. What? Tapos, hindi patay, nicho. I'm sorry. So mga katol, ayan, makikita naman natin dyan maraming nicho sa paligid natin. At dito po sa center na to ay makikita natin ang isang simbahan. Ito po ay isa sa pinakang luma dito sa Quezon. Panahon ng mga Spaniards. Binugurulan ng mga namamatay na tao. So guys, pupunta tayo sa last church na bibisitahin natin, ang St. Michael the Archangel Basilica. Tara na. Thank you.
Church ng St. Michael the Archangel Minor Basilica ng Tayabas. The Minor Basilica of St. Michael Archangel is commonly known as the Catholic Church. Minor Basilica of St. Michael Archangel is one of the biggest and most beautiful churches in the province of Quezon. The local people in Tayabas call it the Susi ng Tayabas for its key-shaped architecture and of course for the church clock that is found on the belfry. The church is known as the church with the longest length of the aisle, perfect for wedding. The church clock is one of the oldest and largest church clocks in Asia. The basilica's 18th century clock was erected in early 1900 on the belfry. And also, the pulpit serves as a stage of the priest when he gives Holy Mass. In the Spanish period, there is no microphone, so the voice must be in a high pitch so that the audience can hear the Mass. Also, it implies which are the powerful ones in the community. So ayun guys, so tapos na nating bisitahin yung apat na heritage churches ng Tayabas. So ano yung masasabi mo after mo na mabisita yung mga heritage sites natin na to? So ayun, doon sa pinuntahan natin, ngayon lang ako nakita na meron palang simbahan sa loob ng cemetery and kakaunti lang daw ang may alam doon. So how about Katol Aira? Bumalik po sa akin alaala nung ilang beses na rin po kami may kamag-anak na pinaspasan ng kami. Medyo nakakalungkot po pag napapadala ko din yung simbahan na yun. Ikaw naman, Crystal? Yung pagbisita dito sa Basilica ng Tayabas, ito yung pinaka-famous eh. Yung na-realize ko na sobrang dami pa ng tourist attraction dito na pwede natin ipagmalaki as a Tayabasin. Yun lang. So ayun, sayang lang kasi sarado yung simbahan. Pwede sana ipakita sa inyo yung ganda ng picture ng pinaka-simbahan na yun kasi sobrang ganda niya talaga sa loob. Pero yun nga, dahil sa sara, hindi nyo makikita yun. Alright, so that's it guys. So, dyan po natatapos ang aming vlog, mga katol. And we hope na i-educate namin kayo. And of course, sana mabisita nyo rin yung mga iba't ibang mga heritage sites na matatagpuan dito sa Tayabas. Kaya till next time, and this is Katol Dylan. Katol Jasper. Katol Carl. Katol Tala. Ayra. Katol Crystal. At syempre, kami po ay nagpapaalam na. Bye-bye! Bye-bye!